Alright, good day mga ka-owner type Jeep, mga ka-Toyota 4K, 3K, 5K, and 7K. Pare-parehas lang yan, basta naka-decarburator kayo at naka-contact point. So itong video na ito mga kaibigan, maaaring makatulong to sa inyo. Kasi naranasan ko ano, nasa biyahe ako, tapos pagkarating ko sa bahay, na-park ko sa gilid ng daan yung sasakyan. So nung ipapasok ko na sa garahe, pinaandar ko ulit. Nung pagpaandar ko, ayun ang umandar. Okay. So pagka ganong case mga kaibigan, ang laging pupasok sa isip ko pag ako ang may problema, ignition coil o kaya syempre naubusan ng gas. Okay? Pangapat na crank, ayaw pa rin umandar, huwag nyo nang pilitin. May problema yan. Ang nangyari sa akin mga kaibigan, ang problema lang ay yung aking contact point, yung sa distributor. So sa mga naka-contact point, makakatulong to sa inyo. So lagi natin i-consider mga kaibigan na normal po na uminit itong ating ignition coil. Pero hindi siya kasing init ng engine cover kapag kagaling kayo sa biyahe. Kasi ito, alam natin, mainit ito eh. Napaka-init nito. Mainit din naman ito. Normal lang yung init na yan. Mga abot siya ng mga, sabi natin, 40 degrees to 50 degrees. Mainit na yun. Pero hindi siya kasing init nito. Na umaabot ng mga 60 to 70 degrees Celsius. So, i-check ninyo. Lagi nyo i-check. Pag ayaw mandar, pangatlong crank pa lang, pangatlong crank ng inyong sakyan, huwag nyo mapilitin kasi mas lalo kayo magkakaproblema, malulobat yan. So lagi nyo i-check una kung may gas ba, may supply ba. So madali lang naman mag-check ng carburetor kung may supply, pero kung mas maganda kung yung may salamin dito, makikita nyo naman yan. Pero kung wala, ganito ang gagawin ninyo. Ito, i-press nyo lang ito, okay, yung ating accelerator, dapat may sisirit na gas doon. So yun, nabasa, may sumirit na gas. So dapat may sumirit na gas yan. Pabalik na natin. Pagka walang sumirit yan, ibig sabihin walang naka-stack dyan sa iyong carburetor na gas. Maaring may problema yung fuel pump mo o kaya yung fuel filter mo barado. So yun, yun yung mga cases or causes kung bakit ayaw manda. Then yung sabi ko sa inyo, overheat yung inyong ignition coil. Normal lang na init yan, pero wag kasing init ng cover. Pero pag kasing init niya na yan, ibig sabihin nag-overheat yan. Ang mangyayari niyan, gawin nyo lang, mag-try lang kayo. Spark plug. Kasi crank nyo. Pag may kuryente, good. Kung walang kuryente, possible. Yun ang problema. Kung mainit ito, ibig sabihin nag-overheat yan. Pero hindi yun yung i-point out natin ngayon. Ang ipo-point out ko mga kaibigan is contact point. Ang nangyari doon sa akin, ano, balik tayo doon sa nangyari sa akin, ano. Nung pinandar ko ay nung umandar. So ang ginawa ko agad, chinek ko may gasolina. Kinapa ko ito, hindi ganun ganun kainit. So hindi ko pinagbintangan 'yan. Ang nangyari, naglagay ako ng spark plug. Nung kinrank ko siya, ang kulay nung spark is dilaw. Okay. Doon na pumasok sa isip ko, mahina kuryente. So ang dapat na spark niyan is dilaw man siya pero nagbu-blue. Ganon, ibig sabihin malakas kuryente pag ganon. Pero kung dilaw, parang pumupula, napakahina ng kuryente nun. Kung contact point ang iyong distributor, ito lang gagawin mo. Klasin nyo lang yan. Then, so sa ibang distributor, wala na yung cover na yan. O kaya kung meron man, yan. Circuit brand kasi itong sa akin kaya meron pa, medyo isang taon pa lang itong distributor kaya yan, kompleto pa siya. So ang gagawin nyo lang, linisan nyo lang yung points, yung dalawang points na yan, kita nyo yan. Okay, may gap yan eh, yan o, nagpiplay yan pagka tumapat doon sa kanto-kanto ng ating shaft nitong distributor. Yan, tumapat kasi siya kaya may gap. Ngayon ang nangyari sa akin, nakita ko yan, kitang kita ko daming carbon. Ang ginawa ko, nilinis ko, tas niliha, salpak. Yun lang. At binalik ko, nung tiray ko, one click, andar agad.
Ganun yun mga kaibigan. So ang normal kasi talagang one click lang yan, andar agad. Kasi ang points na yan, yan yung nagpapatay sindi ng ating kuryente dito sa ating distributor, para hindi tuloy-tuloy yung kuryente. Okay? At fina-fire naman yan ng ating distributor sa pamagitan nitong ating rotor. Okay? Siya yung nag-distribute ng rotor na ito. Iniikot niya, spark plug 1, 3, 4, 2. Ganun yun, 4. So, yan yan mga kaibigan. Ano? Yan lang ang lagi nyong i-check kapag ka, or kapag ka mangyari sa inyong ganun na mahinang-mahina ang kuryente. So, contact point yan mga kaibigan. Linisan nyo lang. Kaya lagi dapat nililinisan yan eh. So, sa akin, hindi ko pa siya napansin noon, kaya ganun ang nangyari. So dapat malinis yan, kasi alam naman natin yung distributor, ang trabaho niyan siya lang ang mag-distribute. Ang kuryente talaga galing sa ating ignition coil, mula sa alternator or baterya na 12 volts. Si ignition coil ang trabaho niya, siya ang nagko-convert into 25,000 volts para may kakayahang i-spark yung ating may spark plug, i-ignite yung ating may spark plug. Okay? Kasi yung ating mga spark plug, yan po ay kayang i kayang pa-i mag-ignite sa pamagitan ng 25,000 or more na volts, or at least 20,000 volts. Ganong kataas na kuryente ang kailangan niya. Kaya nga pagka hinawakan mo yan, nakukuryente ka, napakalakas na kuryente. So yan, normally ang makina ito, hindi ko pa napaandar ano. Yan, hahawakan ko pa siya. Hindi ko pa ho ito napaandar maghapon. Pero normally yan po ay aandar agad kapag condition lahat, yung carburetor, yung supply ng kuryente dun sa ating contact point. Ang gagawin niyo na lang, linisan niyo lang yung contact point ano. Tapos pag nalinisan niyo na, balik niyo lang. Huwag kayong matakot na magbaklas niyan, tapos linisan yung contact point para andar siya agad o hindi mahirap ang umandar. So kung pasinin nyo, ano, malamig pa ito. Okay, merong by the way, meron po itong temperature gauge itong sasakyan ko. Yan lang, putol yung dyan, kaya dito ako kumuha yung wire na yan, papunta sa dashboard. Yan, mayroon akong temperature sensor. Meron kasing nakapagsabi hindi naman totoo na malamig yung sasakyan mo, kasi doon sa dashboard mo, nung pinakita ko kasi yung temperature gauge, kasi nga raw nasilip niya rin, wala ito. So andun po, buhay po yung aking temperature gauge. So yan, i-crank po siya, no? Crank natin, try natin kung under siya agad. Ayan. So, ganun yung normal. Maandar siya. O, hindi siya mahirap pandarin. So, medyo nangihilig lang yung makina kasi kawawa pa lang yung idle niya. So, ganun lang mga kaibigan. No? Pag na-encounter nyo, laging linisan yung contact point. Yung mga points na yun. Okay? Linisan nyo yun. Lihain, tanggalin yung mga carbon. Kasi, yun yung dahilan. Kung bakit hindi gaano nakakadaloy gaano yung kuryente, kaya hard starting o mahirap pandarin. So again, thank you so much for watching. This is your Leo Master PH. Please like this video and comment down, subscribe to my YouTube channel kung gusto nyo kong mag-subscribe. Bye bye.